mayor y crecer. Sorry kung nasaktan kita. Crisan. Crisan, huwag ka nang umiyak. Hindi ka pa ba nasasanay kay nanay? Lagi namang nakaseremon yun eh. Pag pumasok yung mga sinasabi niya sa tenga mo, ilabas mo na lang ulit sa kabila. Ganun lang. Crisan, huwag mo nang damdamin. Crisan, eh parang wala na akong ginawang tama para sa kanya. Hayaan mo na, Crisan. Basta para sa akin, ang galing-galing mo. Tsaka ano sinasabi mo wala kang ginagawang tama? Bait-bait mo, mga Crisan, eh. Basta ipag ka ba, tapos matyaga kang mag-aral. Ikaw nga yung idol ko, eh. Crisan, nabura mo naman ako, eh. Alam mo, Crisan, nahahawakan lang kita. Ako sana yung magpapunas ng luha ko. Sana nandito ka. Nandito naman ako, ah. Ibig kong sabihin, Crisel. Sana nandito ka na nahahawakan at naiyakap kita. Di bali, Crisel. Kahit hindi na kita mayakap, mahawakan, ipaparamdam ko naman sa'yo kung gaano kita kamahal. Di ba nga sabi natin, kaming dalawa, magkaibigan, magkapatid. Walang iwala, Jexman. Kita ngayon. Hindi naman pagmamahal yung pinaparamdam mo sa akin, Crisel, kundi galit. Sana bumalik ka na sa dati. Uy! Ano? Sarap umupo? Wala kayong rounds? Sana! Sana! Okay? Hindi mo dapat ginawa yun. Binigyan mo lang yung tao ng dahilan para mag-report uli. Eh, gago siya eh! Yaa mo siya! Kung gusto niya mag-report, mag-report siya. Wala akong pakialam sa kanya, no? Raymond. Ay, Dad. May kailangan po ba kayo? Ah, Vincent, mag-rounds ka rin. Ano kailangan niya, Dad? So, Jessica, yung ginawa sa kanya ni Tita Anisha. Dad, alam niya naman na hindi totoo yun, di ba? Na, ano naman may sasanib na kaluluwa kay Jessica? Dad, doktor ka, please. Yeah, but it just seems like nung kinausap ako ni Tita Anisha, she was so convinced. Alam naman natin kung gano'n niya kamahal yung mag-ina. Hindi niya gagawin yung kay Jessica kung walang basihan. Dad, kung papaniwalaan kita, mag-aaway kami ni Geraldine. Lumabas na mo ba yung bagong test results ni Lola Anisha? Dahil sigurado ako, paglabas nun, siya ang may problema at hindi si Jessica. Dad, matanda na yun. Baka nga nag-Alzheimer na yun, o kaya nag-halusin eh, kaya tinan mo, dami-dami niya nang na-imagine. Delikado yun, Dad, ha? Kung ayaw kong tulungan ni Raymond, I'm asking you a favor. Kailangan ko yung mga medical files, lahat ng medical files nila, Tita Anisha at Jessica. At pati na yung files ni Jessica bago siya malunod. Sige po, ako nang bahala. Yeah, please, ha? Favor. Oh, yun si Jessica. Apo, what's wrong? Papa?
all her vitals are back to normal, kahit na yung brain activity niya. Pati yung pagkakuma niya, wala naman nangyari. It seems nothing happened. Kung hindi siya sinasaliban ng kaluluwa ng Griselda yun, aba, hindi nga siya si Cheska. Mami, hindi ko po alam kung ba't nila ito ginagawa sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanila. Lumabas na po ba yung bagong test results ni Lola Anisha? Dahil sigurado ako, paglabas nun, siya ang may problema at hindi si Cheska. Dr. De Villa, andito po ang apo niyo. Ikaw, kuya. Doc. Ah. Pinatawag niyo po ako. Tanggap ko po yung message. Ano pong kailangan niyo, Doc? Alam kong kilalang-kilalang si Cheska. Right. Meron lang akong itatanong tungkol sa kanya. May napapansin ka bang pagbabago sa kanya? Dahil po ba sa sinasabi ni Crisana at Lola Anisha, kayo, naniniwala din po ba kayo doon? Ikaw, naniniwala ka ba sa sinasabi nila? Ano alam mo? Ha? Saan nagsimula ito? Hindi ko rin po talaga alam, Lo. Kilala ko po si Crisan eh. Hindi naman po siya basta-basta maninira ng tao. Saan hindi naman siya mananakit ng walang dahilan eh. Same can be said about Tita Anisha. Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Naniniwala ka ba sa kanila? Dati po hindi. Pero ngayon, Lo, hindi ko na alam eh. Hindi ko alam. Hindi po sigurado kung maniniwala po ba ako o hindi. Kayo, Lo, naniniwala din po ba kayo? Lang ba lang tayo nag-aarap ng sagot? Tatanong na rin sa akin si Lolo Manuel. Alam niyo na rin yung sinasabi ni Chris na sapi sa akin. Anong sabi niya? Pares lang kami nang iniisip, Makoy. Tatanong siya kung may nagbabago ba kay Cheska. Pero Diego, kahit yun, malabong basihan yun. Porkit ba nagbago? May sapi na? Eh, lahat naman tao nagbabago yung ugali. Parang tayo, di ba? Magkaaway tayo dati. Pero ngayon, okay na tayo. Pero hindi naman tayo sinapian, di ba? Sabihin natin gusto kong sakyan yung sinasabi ni Crisan. Paano kung malalaman na hindi si Cheska yun na hindi binabasihan yung ugali niya? Yung ugali pwede magbago. Pero yung alaala, hindi. Ano? Diego! Pwede ba tayo mag-usap? Diego, bigyan ka na ka kasi umayos sa ospital. Nagalit ka ba kasi sinabi kita na layuan mo si Crisan? Hindi naman. Saka hindi ko rin naman gagawin yun. Diego, kaya ko lang naman nasabi yun sa'yo kasi kasi nag-aalala ko sa'yo. Nakita mo naman yung ginawa niya sa akin, di ba? Pati si Lola na pasakay at nakumbinsa niya. Nasaktan ako. Baka mamaya, Jeko, gawin niya din yun sa'yo. Cheska, hindi nga pwedeng gawin sa'kin ni Crisan yun. Ayaw mo makinig sa'kin, Jeko. Basta una tayong maging magkaibigan. Basta una mo ako nakilala kaysa doon kay Crisan. Sige, sabihin natin totoo yung multo ni Crisel. Totoong nagmumulto siya. O, nasan siya ngayon? Matagal ko na siyang hindi nakikita dahil nasa loob siya ng katawan ni Cheska. Sumapi si Crisel kay Cheska. Cheko, sa'yo nakikinig ka ba? Alala ko lang yung ano natin pagkikita. Ikaw, naalala mo ba? Cheska.
oo, naaalala ko. Di ba dito yung sa school? Oo. Nabal ko yung snatcher. Buti lang hindi siya pumalag. Thank you ulit, Tanjago, ha? Thank you dahil nabalik mo yung bag ko. Hindi naman bag yung nasnatch sa'yo eh. Hindi ba bag? Hindi ba yun yung nasnatch sa'yo? Hindi yung cellphone mo. Oo nga no. Sensya na kasi may time din kasi na nasnatch sa'kin yung bag ko. Thank you talaga. Hindi ka dumating kasi halang naman nila yung cellphone ko. Bagong modus nila yan. Kaya huwag mo siyang lalabas yung cellphone mo sa kanya. You know, I can't live without my phone.